kan itu kakar bayan. Paano mo nasabi yung mabait ka na bata? Malait lang. Ano po, ngayon ay April 7, year 2020. So, umagang ito ako ay lalabas at pupunta sa 7-Eleven para salubungin ko ang aking order na King's Herbal Food Supplement. Nilorder ko po ito sa Authorized Product Center na malapit sa amin. So, papakita ko na lang po sa screen na ito kung saan ko binibili ang King's Herbal Food Supplement na pinapadala ko sa aking mga client. So, pansamantala, yung aking mga clients na malapit sa aming bahay o kaya mga kabarangay ang pinagdadala ko ngayon ng King's Herbal Food Supplement dahil hindi naman ako pwedeng magpadala sa pamamagitan ng LBC. So, balik na lang po ulit mamaya. So, salamat sa mga nag-order sa ating King's Herbal Food Supplement. Grab pala siya, hindi siya lalamove. Grab pala siya. So, ito na. Galing siya doon sa fan sa 7-Eleven. So, papunta na siya din. Sa direksyon ko. So, kinawayan ko na lang. Sir, grab ka pala. Akala ko lalamove. Oh, sige. Pakibaba mo lang din, sir. Ayan. At least, ikuan. Ayan. Full access. Ayan. Ah, sir. Yung nandito ay... Pakilaki mo lang din, sir. Ayan. Kasi papa, di ba? Babalik kayo doon. Tagal na siya na ganun kanina eh. Nagpapabok. Sige. Salamat ha. Gusto, plano ka rin mag-ganit. Okay, may laman ito. Ayan. 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 So, ilan lang yan? Ito, no? Ito? Sige. Unahin natin yung kwan. Ayan sa... Bilangin mo. Para makabalik siya. Paano mo nasabi yung mabait ka na bata? Malait lang. Ha? Malait lang po ako. Oo. Malakas na po ako. Ano na? Mabait po talaga po. Oo, ngayon, bilang mabait na bata ngayon, ano ginagawa mo? Ano ginagawa mo? Paano mo nasabi yung mabait ka? Tumutulong po sa anak. Sa? So, ilang taong gulang ka na ngayon? 9 po. 9? Tapos, anong grade ka na? Ha? Grade 7 po. Grade 7. So, anong grade? Anong gan yun? First year ba? Oo. Nangarap ko mabuti. Okay. Uy, bakit nasa labas ka ng bahay? Ha? Bakit nasa labas ka ng bahay ngayon? Ito po si mama. Isa si mama mo ngayon? Doon po sa amo niya po. Saan yun? May amo niya. Saan yung amo niya? Pabahay po. Ah, doon lang? Pabahay ni Ninoy. Ni? So, saan yung pabahay ba? Diyan ba o doon? Doon pa po. Malapit sa Menor. Bagante. Ano si? Binay? Kamag-anak ni Mayor Binay. Ha? Pabahay po ni Binay yun. Ah, pabahay ni Binay. Hindi yung bago. Kasi yung kay Airpin nandito eh. Bago po kay Binay. Oh, yun. Yung bago nga. Nandun nga, ibig sabihin. Bago po. Yung kakaliwa. Tama. Tapos yung kakaanan kasi yun nandito. Tapos yun po
Oh, ano anong kinay mo kanina umaga? Pinapay po. Pinapay, ilang piraso? Apat lang po. Apat, eh, di ba? Walang, walang bata, walang anak kayo? O pang ilang ka sa walo? Pang-apat pa sa bunso. Ah, pang-apat. Tumula sa bunso, pang-apat ka. Dapat tumula sa bahay ka, tumutulong ng ano, sa bahay ninyo. O eh, bakit nasa labas kayo na? Ano pa ni mama mo? Eh, dapat nandun ko lang para hindi ka magkasakit ng COVID-19. Dito po yung lalabas. Oo, eh. Eh, hintay mo lang sa bahay. Oo. Oh. Hindi ka pa kumakain. Anong oras na? Oo, eh. Ba't di ka pa kumakain? Sorry. Oo. Oo, bibigyan kita pera. Pero uwi ka na, ha? Ayaw ko makita ka dito, ha? Kasi yung COVID, oh. Magkasakit ka pa. Ha? Oo, oh, bibigyan kita. Tapos uwi ka na, ha? Apo. Bakit pa sugal mo? Sigurado ka? O, oh, ayan o. Oh. Eh. Ano sasabihin mo? Kasi uwi na. Uwi ka na. O, oh, saan ka? Ay, dyan ba yung bahay ninyo? Uwi ka na ha. O, oh, dyan. Susundan kita ng tingin. Oops. Kumanan ka. Walo sila magkakapatid. Walo nang magkakapatid, tapos hindi pa kumakain. Wala pa, hindi ko lang sila eh. Oo. Siguro uwi na yun. Meron kasi na, ano, marami magkakapatid. Oo, ay, kilala mo yun? Ha? Kilala mo? Oo, kami kapatid. Oo, walo magkakapatid daw sila eh. Pang-apat siya sa, ano, sa walo. Malilit pa pala. Oo, malilit pa. Ay, labandera yung nanay niya dito sa may ano. Bahay nung ano, nung kay Binay sa bahay. Na, kawawa naman, nasa labas ng bahay, salit na sa loob. Nasa. Buti. Buti na napag-uwi ko dito, may binilag sa cooking sirban. Magandang hapon po. Ako po ay si Nestor Papon Polo. Dati po akong court stenographer dito sa Regional Tri-Court sa NCR. Ito po ang aking patotoo bilang nalunasan ng King's Herbal Food Supplement ang bloating at pananapit ng aking dyan. Noong una, bukod po sa natural na mga pagkain, dati po ay may ginamit akong tatlong klaseng blood pressure maintenance medicines. Makikita po sa screen na sadyang tinakpan po ang pangalan ng mga gamot na ito para maprotektahan naman ang interest ng mga gumagamit. Ang lahat ng gamot na ito ay para sa aking hypertension. Habang tumatagal, ang regular na pag-inom ko ng nabagit na mga synthetic medicines, tataplasahan ko sa aking sarili ang mga side effects. Side effects ng synthetic medicines ang sanhi ng pananakit at bloating ng aking tiyan na umabot sa loob ng 6 na buwan. Hindi ko po maipaliwanag kung anong klaseng discomfort ang naramdaman ko noon sa aking tiyan na sinundan pa ng bloating. Hindi, nagtagal, mas ininda ko na ang bloating at pananakit ng aking tiyan kaysa sa banta ng mga komplikasyon ng pre-diabetes at hypertension. Ang tatlong klaseng food supplements na aking ginagamit para sa aking pre-diabetes ay luhang napakabagal ang epekto sa aking katawan. Kaya noong August 15, 2018, dahil sa payo ni Tito Joe Dayawon na matagal na nagsabi sa akin na hindi ko naman pinakinggan agad, uminom ako ng King's Herbal Food Supplement para sa aking blood sugar at hypertension.
Sinubukan ko ito noong araw iyon, August 15, 2018. Sa unang inom ko ng King Herbal Food Supplement, nakaramdam ako agad ng ginhawa sa tiyan. Ngunit, ipinagpatuloy ko pa rin noon ang pag-inom ng tatlong klaseng BP maintenance medicines. Ang malungkot, nag-on and off naman ang bloating at pananakit ng aking tiyan. Kaya, matapos ang ilang buwang pagtitiis, nangasa ko magdesisyon na King Herbal Food Supplement na lamang ang aking inumin. At wala nang iba pa. Sinamahan ko ito ng lifestyle change, correct diet, particular na ang low carbs diet, daily exercise, meditation, prayer, pag-inom ng 8 basong tubig araw-araw, at pagbilad sa araw. Ang resulta ay unti-unti hanggang sa tuluyan ng nalunasan ng King Herbal Food Supplement ang 6 na buwan kong pagtitiis, pag-indahan ng sakit at bloating ng aking tiyan. Nawala na ang naranasan kong chronic fatigue, pag-ihi ng maraming beses sa isang araw. Dati-dati, kapag nagising ako sa gabi, ay hirap na akong makatulog muli. May mga gabing wala akong tulog noon. Ngunit sa ngayon, ay nakakalasap na ako ng sapat na tulog sa magdamag. Kapag gumaganda ang tulog, lumalakas kasi ang ating immune system. Patuloy na nanunumbalik ang aking kalusugan. Nagagawa ko na ngayon ang dati kong mga ginagawa para sa aking pamilya. Dati-rati, takot akong maglakad ng mag-isa sa labas ng bahay o kaya pumunta sa ibang lugar dahil sa karamdaman sa tiyan. Isang taon na rin akong hindi nakakapagpatakbo ng single motor noon. Pero sa ngayon, ay nagagawa ko na. Dahil napatunayan ko sa aking sarili ang bisa ng King Herbal Food Supplement, ako po ay naging authorized dealer sa tulong at pagkakataon na ibinigay sa akin ni Mr. Raniel Matnog Kainglis Jr. ng King Herbal Food Supplement Authorized Product Center ng North Caloocan. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa kanya. Ngunit higit sa lahat, maraming maraming salamat sa ating mailikha. Dahil sa kanya, isang Pilipino sa katauhan ni Kare Herrera ang nakatuklas ng ganitong klaseng food supplement na epektibong nakalulunas ng pre-diabetes, hypertension, bloating at pananakit ng tiyan. Sa mga ibig sumubok, kayo na po ang makapagpapatunay sa sarili kung gaano kabisa ang King Herbal Food Supplement sa napakaraming karamdaman kasama ang hypertension at pre-diabetes sa mga nalulunasan. Dahil ang King Herbal Food Supplement ay nakapagpapalakas ng immune system. Hindi po isang magic ang King Herbal Food Supplement na sa isang inuman lang ay malulunasan ka na agad. Nakadepende po ito sa katawan ng umiinom. Ang iba, sa isang buti pa lang ay nalulunasan na siya. Sa aking panig, inabot ako ng 10 buwan bago tuloy ang nawala ang pag-on and off ng discomfort at bloating ng aking tiyan. Katunayan, 16 bottles po lahat ng King Herbal Food Supplement ang aking nainom. Sa 16 bottles, umastos lang ako sa 4 na bote. Ang 12 bote ay pawang libre na.
dahil bilang isa ako sa napakaraming authorized dealer ng King's Herbal, ay meron akong free King's Herbal food supplement sa bawat tukoy na bilang ng biniling produkto sa product center na hindi maaaring ibenta. For personal consumption lamang po ang may tatak na free upang magamit ng mga authorized dealer para sa sariling maintenance ng kalusugan. Sa mga ibig sumubok ng visa ng King's Herbal Food Supplement, maaari ko po kayong padalhan through cash on delivery sa iba't ibang panig ng bansa. Mag-text lamang po sa 0947-602-2920. Maraming salamat po. Disclaimer, ang King's Herbal ay isang food supplement lamang po at hindi maaaring gawing substitute sa reseta ng mga doktor. Katunayan, pupunta pa po ako sa PGH sa darating na August 2019 para sa periodic lab test. At kung may reseta na ibibigay ang doktor, susundin ko ito. Babahagi ko po sa inyo ang resulta ng lab test sa aking next video. Mga sir at ma'am, huwag pong kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel. Comment at share. Maraming salamat po. Good afternoon po, mga ma'am, mga sir. Muli, ako ay si Nestor Parponpolo, isang authorized dealer ng King's Herbal Food Supplement. Sa araw na ito, July 19, 2019, ay pupunta po ko ngayon sa LBC Express para magpadala ng King's Herbal. So ito na yun. Ito. So guarantee kasado na genuine product itong pinapadala ko sa mga ano, sa mga kliyente ko. So pag-uunita, pangatlong araw na ngayon, dalawang beses pumunta sa LBC Express. Nung una, hindi ko napadala ito dahil offline yung LBC. Nag-update sila ng kanilang sistema. So, kinabukasan naman, okay na yung servisyo. Maliban na lang sa LBC. COD. So, nangakon mo sila kahapon na ngayon, babalik na yung, ano, yung servisyo para sa COD. So, maraming salamat po. Sa muli. Ngayon, naka-pending sa... Para naman, sir. Alam mo yun, sir, ah. Ha? Alam mo yun. Kahapon ang galing ako dito kahapon. Wala sila kahapon, eh. Oo, hindi. Okay siya, pero ang COD ang problema. Mm-hmm. Hindi pa ako. Ako plan pang COD. Ngayon na ayos, mga alas dos media. Buti, hindi ko inagahan ng tulo-tulo. Paano yung sir yung ano, upgrading? Monthly yan? O ano? Hindi, man lang, minsan lang. Kaya lang, matagal. Ah. Oras. Dalawang oras. Oo. Anong purpose ng upgrading para ano? Malinis lang? Malinis lang. Ah, so yun naman pala. Para sigurado. So, sa tibog ito. Malapit lang. Talang hinintay niya, sir, eh.